Welcome back to my YouTube channel. It's me, it's Jim Chen. So if baguhan ka pala nito sa YouTube channel ko, guys, don't forget to click the subscribe and like. So bago tayo magsimula, just disclaimer. I'm not expert or ano siya. Mga, this is based on my experience. So this is the things that you should know before you apply here in UAE. So sa mga baguhan pa lang dyan na nasa Pilipinas na gusto magtrabaho dito sa UAE, so kailangan nyo na malaman to, yung mga first timer dyan. So kailangan nyo malaman to na ano ang dapat nyo gawin o dapat nyo malaman o ano yung patakaran, ano yung mga pamamalaka dito sa UAE. So yun. So kung mag-a-apply ka ba dito, pwede ba na visit visa? Pwede ba na direct hired ka? So, mga ganun na mga questions. So, may termination ba? May end of, pwede bang i-cancel mo yung visa mo? Pwede ka bang mag-cancel ng visa mo? For, ano yun yung mga problema dito? So, yun, kung first timer ka pa lang dito, you should know these rules. So dapat kasi kapag nag-apply ka pa lang, kailangan matibay yung loob mo at saka kailangan kumbaga para kang strong determination. You have determination kapag ano, kumbaga may ano ka sa loob mo na kayang-kaya mo to. Kasi hindi basta-basta pala dito sa UAE, kahit na yung naririnig ko na UAE, Dubai, it's an open country, but it's not totally open country. So, yun yung nag-apply ako dito by I think April ata ako nag-apply 2021, and then I just go after yung nagpapasis ako ng mga papers ko, tapos pagdating ko ng ano, mga April, nagpasa ko ng mga passport ko, ng mga papers ko. So, yun. By June, pumunta ko sa Manila. Doon ako na-process. Nag-antay ako ng 4-3 months doon. Tapos, ano yung visa ko, na-expired yung visa ko. Tapos, ginawa na naman ako ulit ng visa. Nakatatlong visa ko bago ako dumating dito sa Dubai. So, ang dapat mo bang malaman is, kung mag-a-apply ka pa for Dubai, gusto mo bang for Dubai ka lang talaga? No, kasi hindi mo alam na kung taga saan yung mga amo mo. Kasi yung sponsored mo dito sa UAE, kasi hindi lang Dubai yung lugar dito. May Fujairah, may Hajman, may Abu Dhabi, may Dubai. So yan, hindi siya ano, kumbaga, hindi siya iisang lugar. So yun. So ang dapat mo malaman dito is, ano siya, guys, kung nandito ka na pagkatapos, ayun, tapos ka na nga nag-apply, tapos nandito ka na sa Dubai, doon ka na, nandoon ka na sa agency. So, may pagkakataon na mata-terminate ka kaagad. So, ano ba yung termination nila dito? Kasi, kapag nandito ka na, tapos sinundo ka na ng amo mo, at, kumbaga, nagkwentuhan na kayo ng amo mo, tapos kinuha ka na, tapos bayad ka na, within a minute, guys, pwedeng magbago yung mga isip nila. Kapag hindi ka nila nagustuhan, kahit na pagpunta mo lang, kahit ngayon ka pa lang dumating na araw, kahit na expected mo na nakunin ka na ng amo mo, pero yung amo mo, kapag pagkakita sa'yo, pagka-interview sa'yo ulit, ay ano, ayaw nila sa'yo. So may expectation talaga na ganyan na terminated ka agad yung visa mo. Terminated ka pala. So, mag-aantay ka na naman sa agency for panibagong sponsor mo. So, yan yung nakakaano dito, guys, kasi hindi mo alam. Hindi lang yung Hong Kong yung may termination, pati din dito. So, may mga ano din dito na for trials din. Yung mga, kahit na ako, kung first timer ka dito, inaano nila ng mga mag-uusap niya yung agency at yung employer mo na ganito, ganyan yung mga roles. Yung roles nila is 3
3 days for to 4 maximum 4 days is a trials. So, yan pagkatapos ng 4 days, tapos kapag nagustuhan ka ng amo mo, hindi ka na ibabalik sa agency. Tapos meron din iba na within yun nga yung sinabi ko nung una, kahit na 10 minutes, 20 minutes lang, ibabalik ka agad kapag hindi ka nagustuhan talaga ng amo mo. So may mga ganyan kasi I saw it with my own eyes, guys, when I was in my agency. Kabagong dating niya lang, tapos pag-usap niya lang ng amo niya, nakasakay na siya ng sasakyan ng amo niya, papa-uwi sa bahay ng amo niya within 20 minutes. Hindi pa lang sila nakaabot ng bahay ng amo niya. Binalik siya kagaligad kasi hindi siya nagustuhan ng amo niya. So, yun. Ayun yung dapat yung ihanda natin yung sarili natin. Kasi hindi natin alam kung mati-terminate ka agad tayo. Kahit wala naman tayong ginagawa, they never give us a chance sometimes like that. So, ano ba yung mga pinagkakaiba nila kahit na sa ano din, sa dito kasi magkakaiba-iba yung mga employer, may expat, may local. So ayun, may hindi rin expat kagaya ng mga Rani, mga hindi yan sila expat, Egyptians, hindi yan sila expat. Yung mga expat, guys, is about like Australian, mga British, ganyan. So hindi yan sila mga local. So kagaya sa akin, on my first sponsor, local sila. So kahit na hindi ako terminate, ako yung nag-terminate ng visa, ako yung nagpa-cancel ng visa kasi nga ayaw ko din sa kanila. So sila gusto niya sila sa akin, pero umayaw ako sa kanila dahil nga sa hindi namin pagkakaintindihan. So may mga ganun talaga na kapag ayaw mo sa amo mo, pwede ka rin magpabalik sa agency. Pero kung ayaw din ng amo mo, babalik ka din sa agency. So you have the right to choose and you have the right to complain if whatever happens, yung ayaw mo ng yung mga bahagi na mga bagay na mga hindi mo nakasanayan or hindi fit sa iyo, yun bang parang hindi ka pinapakain, ganito ganyan, yung ganun, yung mga normal na mga pwede kang mag-complain about like that, and then you will just talk to your sponsor, and then you have to talk with your terms, and then pagkatapos niyan, may mga din sila dito, guys, na hindi rin magkakapare-pareho yung mga sahod natin dito. Yung sa local, minsan napapasahod sila ng 1,718. Meron din sa sa expat, yung sa mga hindi local, napapasahod din sila ng 2,500-3,000. It's depend on your experience. Especially if nandito ka na sa UAE, mas mahal yung sahod kapag nandito ka na. Kasi wala silang, hindi kanila, lalong-lalo na kapag may own visa ka. Kasi hindi sila gumastos ng malaki. So, they are just need to give you the salary of 3,000, 2,500, like that. And then, sa local naman, pwede din silang magbigay ng 1,800, 1,500, pero kasagaran 1,500 lang siya, guys. Ganyan kababa yung sahod dito. Tapos yung about naman sa work is 16 hours per day. So ganyan, minsan gumigising ka ng 5 o'clock hanggang 10 o'clock ka matutulog. May ganyan talaga, guys. So hindi naman yan maiwasan na ganyan talaga na time ka matutulog. Pero may din sa iba na yung sa local, hindi sila nagbibigay ng days off. And sa hindi local, nabibigay sila ng day off. Like me, every week, once a week, I have day off every Friday. So, wala akong ginagawa niya, nandito lang ako sa kwarto ko. Ganyan, but in my former sponsor,
She didn't give me a day of nothing in nothing. And here I will start my work in 6 a.m. until 7 to 8 p.m. So ganyan, hindi sila magkakapare-pareho dito yung mga ano nila dito, guys. Yung mga pamamalakad nila, kasi meron ding mga lokal na sumusunod sa rules. Meron ding hindi lokal na hindi sumusunod sa rules. Tapos meron ding hindi lokal na sumusunod sa rules. Meron ding lokal na hindi sumusunod sa rules. So ganyan, kasi ano tayo dito eh. Kumbaga yung mga expat, kumukuha sila ng nannies nila. Yung nandito na talaga sa ano dito sa diyan dito na sa UAE, kasi bihira lang na kumukuha sila ng mga nani na nandoon pa sa Pilipinas, kasi nga mahal na mahal talaga yung presyo ng ano ng mga Pinay, no? Mahal na mahal yung presyo ng mga Pinay, tapos mahal pa ang sahod. Unlike sa mga lokal, kumukuha sila ng mga katulong nila sa Pilipinas pa talaga galing, kasi mayayaman sila dito. So, ayun. And then, you should notice also na, ano, kapag may own visa ka din, pwede ka rin mati-terminate agad-agad after you apply. Kumbaga, may 3, yung sinabi ko nga, 3 to 4 maximum days na trials. Kapag hindi ka nagustuhan, pwede kang palabasin, ayoko sa'yo, pwede ka nang umalis dito sa bahay ko. Ganyan sila, terminate ka agad. Pero kapag, yung mahirap talaga sa may own visa or they provide a visa, mas mahirap yung wala kang visa. Kasi anytime, pwede nilang papabayaran sa'yo yung visa. Kapag hindi sila, lalong-lalo na kapag hindi ka umabot pa ng 6 months. So, pero kapag umabot ka na ng 6 months, pwede ka na ipapakancel mo yung visa mo. Pero kapag 3 months ka pa lang, you have to pay everything that they paid for you. So, yan. Kailangan mo talagang magtiyaga for 3 months hanggang umabot ka pa ng 6 months, kasi ipon-ipon ka din ng pera para pag-abot ng 6 months, kumbaga kung anong mangyari, mayroon kang pera at agad-agad ka rin na makakabili ng visa. So, yun yung paghahandaan nyo, guys. Tapos, ano pa yung paghahandaan nyo? Kapag pumunta kayo dito, huwag kayong magdala na masyadong maraming gamit. Yun yung ano ko kasi. But for me, papasalamat lang ako dahil kasi yung puro dinala ko na mga gamit is almost pajama. Yung nasa Shopee na pajama ng mga partner yun. Nakakatulong din yun na ano, kasi minsan yung mga lokal, hindi sila nagbibigay ng damit sa atin. No, hindi tayo free, unlike sa lokal. Yung mga local people, they provide everything. They provide panties and underwear, lotion, anything that you want, they will provide after you will pag dumating ka na sa bahay nila, yun, ibibigay yun sa'yo. Yung karapat-dapat na ano sa'yo, ibibigay. Pero yung sa lokal, hindi sila basta-basta nagbibigay ng damit, underwear, ano pa ba? Kasi sa akin kasi, nahiya din ako humihingi sa kanila. Kasi, you know, you have to be think advance kasi. Minsan kasi, inaano yan nila. Kumbaga, kinukwinta. Sinusumbat sa'yo yung, o ano yung mga binibigay sa'yo. So, ayun. Like sa local, yung local people, they will give you shampoo, everything. Unlike naman sa visa, naririnig ko sa mga sinasabi sa akin sa local naman, sa hindi local naman,
Yung binibigay lang nila is yung ano yung it's depend kasi sa pag ano niyo guys sa ano yun yung kumbaga hindi kasi guys kapag ano dito sa lokal hindi lokal kasi minsan hindi sila nagbibigay ng pagkain ganun tapos minsan din kapag may on visa ka yung nire-recruit nila is live out or live in. So, yun. Kapag may own visa ka, kaya inaano nila na live out ka. Kasi, minsan dito guys, walang kwarto yung bahay nila na para sa katulong. Kasi nangungupahan lang din yan sila. Unlike sa mga lokal dito, mayaman sila. May mga nakasiparit na mga bahay para sa mga katulong. Pero yung mga hindi lokal, nangungupahan lang yan sila. Tapos, nakadepende sa mga benefits na binibigay sa iyo. Kumbaga yan. Meron namang mga ano, hindi lokal na nabibigay ng magandang beneficyo para sa mga katulong nila. So, yun yung mga ano nyo guys na dapat na kailangan nyo. Kung dumating kayo dito, kailangan be prepared yourself. And don't bring too much things kasi nga mahirap kapag marami kayong dala lalo na kapag malalaking mga ano kumbaga parang nagbabakasyon kayo na parang ano ba ang daming dalang mga gamit so yun kailangan maliit lang na gamit yung dinadala niyo kasi hindi mo naman alam dito kasi minsan naman kapag nanggaling ka sa Pinas, mostly yung mga employer is mga local talaga. So, yun. So, that's it for today, guys. Thank you for watching my video. And please don't forget to like and subscribe my only YouTube channel. Thank you and God bless.